Okay, thank you, brother. At thank you sa mga awitin na ating napakinggan for our good and for His glory. Puri ng Panginoon sa hapong ito at salamat sa bawat isa na ating kasama sa ganitong pagtitipon. At sa hapong ito ay sa Ezekiel chapter 23. Yan ang ating text at i-consider natin ang buong chapter ng Ezekiel 23. Ito ay binubuo ng 49 verses. So for the sake of time, nais ko lamang basahin ang mula 35 hanggang 49. At sa inyong sarili, sa inyong tahanan, sa inyong private meditation, inyong basahin ang buong kabanata upang inyong makuha ng buong-buo ang kasaysayan at maunawaan ng lubos ang katotohanan na ating matutunghayan sa hapong ito. So, Ezekiel 23 verses 35 to 49, ito ang sinasabi, "Therefore thus saith the Lord God, because thou hast forgotten me and cast me behind thy back, therefore bear thou also thy lewdness and thy whoredoms. The Lord said moreover unto me, Son of man, wilt thou judge Oholah and Oholibah? Yea, declare unto them their abominations, that they have committed adultery, and blood is in their hands, and with their idols have they committed adultery, and have also caused their sons, whom they bear unto me, to pass for them through the fire to devour them. Moreover, this they have done unto me, they have defiled my sanctuary in the same day and have profaned my Sabbaths. For when they had slain their children to their idols, then they come the same day into my sanctuary." Excuse me. "Then they came the same day into my sanctuary to profane it. And lo, thus have they done in the midst of mine house. And furthermore, that ye have sent for men to come from far, unto whom a messenger was sent, and lo, they came, for whom they didst wash thyself and paintest thy eyes and deckest thyself with ornaments and sattest upon a stately bed and a table prepared before it, whereupon thou hast set mine incense and mine oil. And a voice of a multitude being at ease was with her, and with the men of the common sort were brought Sabians from the wilderness, which put bracelets upon their hands and beautiful crowns upon their heads. Then said I unto her that was old in adulteries, will they now commit whoredoms with her and she with them? Yet they went in unto her as they go in unto a woman that playeth the harlot. So went they in unto Oholah and unto Oholibah, the lewd woman. The righteous men they shall judge after the manner of adulteresses and after the manner of women that shed blood, because they are adulteresses and blood is in their hands. For thus saith the Lord God, I will bring up a company upon them and will give them to be removed and spoiled. And the company shall stone them with stones and dispatch them with their swords. They shall lay their sons and their daughters and burn up
their houses with fire. Thus will I cause lewdness to cease out of the land, that all women may be told not to do after your lewdness. And they shall recompense your lewdness upon you, and you shall bear the sense of your idols, and you shall know that I am the Lord. Just judgment of a jealous God. Aming Diyos at mapagpalang Ama, salamat sa hapong ito na kami may privilege na ikaw ay purihin. Sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa muling pagkakataon at salamat sa mga kapatiran na nasa kanilang tahanan at kami nagkakaisa sa gawain ito ng pagsamba sa iyo. Salamat sa iyong salita na aming binasa at aming pag-aaralan. Muli ang gabay at pagtuturo ng Bagay na Espiritu ang aming hiling at dalangin, O Diyos. At ang iyong pagpapala ang tanggapin po ng bawat isa sa iyo pong mga anak. Pagpalaay, Panginoon, ang aming gawain ito at ikaw po ang siyang maitaas, mapapurihan at makilala. At ang iyong pagpapala ay sumaanin, O Diyos, sa hapong ito, ang iyong gabay at ang kaunawaan na sa iyo'y nagmumula. Patawad sa mga pagkukulang, pagkakasala na aming nagawa. At maraming salamat, O Diyos, sa iyong katapatan at kabutihan. Ang lahat ng ito ay sa ngalan ni Jesus. Amen. Just judgment of a jealous God. Sa mga nakaraang study na mayroon tayo, ay ang subject na judgment ay hindi nahuwawala. Ito ay recurring subject or theme na ito ay ating napansin sa book ng Ezekiel, especially dito sa unang bahagi ng book ng Ezekiel hanggang sa mga susunod na chapter. Ayawin man natin na ang ating subject ay patungkol sa judgment ay wala tayong magagawa dahil yan ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Hindi natin maaring baguhin ang paksa sa kabanatang ng ito ng banal na kasulatan. So judgment, yan ay isang paksa na ito ay nagdadala ng takot sa puso ng tao. Subalit yan ay isang bagay na nais ng Panginoon na maalaman and then matutunan ng bawat isa. At sa paksang ito, hanggat si Ezekiel ay hindi siya nagtatapos sa paksang ito ng judgment, ay hindi rin tayo magtatapos sa paksang ito ng judgment. Sapagkat tulad nga ng ating na pag-aralan kanina, sa paulit-ulit ay mayroong benefit para sa bawat isa, especially sa bawat isang nakikinig at tumutupad at sumusunod sa salita ng Panginoon, sa mga paalaala, sa warning, sa reminder, sa pagtutuwid at sa pagbibigay alam ng mga kamalian, yan ang banal na kasulatan, ay tayo ay mamumold sa image na mayroon ang Panginoong Jesus. So, judgment. Ito ay inuulit-ulit na subject para paipakita, no, to convince the nation ng Israel sa kanilang kasamaang ginawa at ginawa sa Panginoon, and to show the danger ng pagsuway sa salita ng Panginoon, at para ipakita sa mga nagbabasa, sa bayan ng Israel, and then para sa atin yung bagay na ito ay nasa ating nature, na tayo ay tulad ng nation ng Israel, sila ay paulit-ulit na sumusuway at continually na sumusuway sa nais at salita at kautosan ng Panginoon. So sa paulit-ulit na pagtuturo ng ganitong paksa ay nakikita ng mga nakikinig at nag-aaral ang worst na bagay na mayroon sa ating
buhay at ito ay para ma-expose ang kakasalanan na mayroon sa buhay ng bawat anak ng Diyos at ito ay sa kanya'y ilapit, ihingi ng dawad, talignan, and then sa kanya'y manumbalik. Isa ng Panginoon sa kanyang bayang pinili, isa ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa ating kapanahunan. So dito ay ang Panginoon ay nagpapahayag ng kanyang galit at puot sa unfaithfulness na ipinakita ng bayan ng Israel. Simula nang sila ay naandun sa Egypt, hanggang sa time na si Ezekiel ay nagsulat ng bagay na ito, naandun ang paulit-ulit na pagpapakita ng unfaithfulness sa Panginoong Diyos, na kung saan ito ay isang bagay na sa puso ng Diyos na ito ay masakit, ito ay mapait, at ito ay hindi kaaya-aya sa kanyang harapan. That's why siya sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pili ay mayroong process by which ang kanyang anak na nalayo at sumusuway ay maibalik sa kanyang intimate na fellowship at matamis na relationship. Diyos na ito ay deserving ng loyalty, ng worship, ng love, ng trust, ng faithfulness ng bawat isa sa kanyang mga tinubos sa bayan ng Israel and then sa bawat isa sa atin sa kapanahunan. Chapter 23 ay kung ating titingnan sa verse 25, yan ang and I will set my jealousy against thee and they shall deal furiously with thee. They shall take away thy nose and thine ears, and thy remnant shall fall by the sword. They shall take thy sons and thy daughters, and thy residue shall be devoured by fire. So dito, sabi niya, I will set my jealousy against thee. So ang Diyos na ito ay jealous, at siya ay mayroong hatred sa unfaithfulness at sa pagiging salawahan ng kanyang bayan ay mayroong siyang parusang inihanda at itinakda sa bayang Israel. Tatlong bagay ang nais kong ating bigyang pansin patungkol sa judgment ng jealous God. At ito ay matuwid na paghahatol na mayroon ang Panginoong Diyos sa kanyang nagkasalang bayan. First, ay mula sa verse 1 and then hanggang verse 4 ay ating titignan ang symbolic persons na ito ay nakalahad sa chapter na ito. And then second, verse 5 to 47 ay naandyan ang enumeration ng mga kasalanan, unfaithfulness na at wickedness ng bayan ng Israel na kung saan ay ito ay nasa ating paksa na sinful practices ng bayan ng Jerusalem. And then ang third mula sa 49 ay 48 rather and then hanggang verse 49 and then kasama ang verse 20 7 ay ito ang sanctified purpose para sa just judgment ng jealous God. So tatlong bagay ang ating titingnan at una ay ang symbolic person or personality na ating matatagpuan sa kabanatang ito. Ang chapter 23 ay isang parable. At ito ay parable or illustration ng dalawang prostitute. Parable of the two prostitute. At ito ay a parable is an illustration para ibigay sa isang mas malinaw at mas madaling maunawaan
ang katotohanan na nais ipahatid ng Panginoong Diyos. Kaya gumagamit siya ng parable. At sa book ng Ezekiel ay atin nang natunghaya na gumagamit ang Panginoon ng iba't ibang kaparaanan para maipahatid lang niya ang katotohanan na nais niyang maunawaan ng kanyang rebellious na bayan. And then ito'y kanilang maunawaan perfectly at sa pamamagitan ng kanilang pagkaunawa, sila'y marirealize ang kanilang pagkakasala laban sa kanilang Diyos. So yan ay parable of two prostitute. At yan ay, kung inyong titingnan ang inyong Bible, ay nasa heading, ano, yung sa aking Bible. At dito ay pinoportray by illustration ang treatment na ginawa ng bayan ng Diyos sa kaniyang Diyos. So yan ay ang sabi sa verse 1, the word of the Lord came unto me saying, verse 2, son of man, there were two women, the daughters of one mother. So ito ay symbolic women na sila ay dalawa, nagsisimbolize ng isang bagay at ng ilang katotohanan. Ang sabi rito ay daughters of one mother. Sila ay nanggaling sa isang ina at yan ay tumutukoy sa bayan ng Israel na ito ay nanggaling sa isang lipi kay Abraham, kay Sarah, kay kay Isaac, and then kay sa kanyang wife na si Rebecca. At verse 3, they committed whoredoms in Egypt. So mula pa lang sa Egypt, sila ay nagising na sa isang uri at klase ng pamumuhay na ito ay labag sa nais at kalooban ng Panginoon. Ang sabi rito, they committed whoredom. Yung word na whoredom or whoredoms, ito ay sa ating language, ito ay prostitute. So dito sa parable na ito, ito ay parable na kung saan, kung ano ang totoo sinasabi ng Panginoon at ang kanyang terminology ginagamit ay sadyang nagsasaad ng kasamaan, yung awfulness at a wickedness na mayroon ang pagiging unfaithful sa Panginoong Diyos. Hindi tulad sa ating kapanahunan na yung pagiging prostitute o yung term na prostitute o kaya whoredom ay pinapalitan nila ng mga less offensive na words at yan ay para mapagtakpan ang kanilang kasalanan, kamalian at hindi mabuting gawi at gawa sa banda na kasulatan at sa Panginoong Diyos ay kanyang ini-expose ang kasamaan para ma-realize ng tao nang nagbabasa kung ano at kung gaano kasama ang bagay na ito ay kanyang ginagawa sa harapan ng Diyos. They committed whoredoms in their youth. Their breast pressed and their bruised the teats of their virginity. So dito ay mapapasin natin ang expressed words na kung saan ay it graphically detailed at sinasabi at pinoportray sa perfect portrayal ng isang bagay na ito ay masama sa harapan ng Panginoong Diyos para gisingin at lubusang maunawaan ng bawat isang nakikinig na makasalanan kung gaano kasama at ka-offensive sa harapan ng Diyos ang ganitong kasalanang unfaithful ness, symbolic ng woman na ito ay magkapatid and then symbolic ng wickedness na ginawa ng bayan ng Israel at symbolic ng kanilang kasalanan na ito ay described sa isang pamamaraan na ito ay
malinaw at maalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng dinadalang katotohanan. At ito ay nasa symbolic name sa verse 4. And the names of them were Oholah, the elder, and Oholibah, her sister. And they were mine. So sabi ng Panginoon, si Oholah and then si Oholibah, sa Hebrew ay Oholah and then Oholibah, ay sila ay magkapatid na ito ay nagre-represent sa dalawang kingdom na mayroon ang bayan ng Israel, ang piniling bayan ng Diyos. At Oholah, siya yung elder, ang sabi rito, at siya ay, sabi sa verse 4, thus were their names. Samaria is Oholah, and Jerusalem is Oholibah. So, yung Oholah, siya ay yung elder, marahil ito ay nagsasad ng katotohanan na sila ay mas malaki, sapagkat yung Northern Kingdom na ito ay, ang capital ay Samaria, ito ay binubuo ng 10 tribes ng nation ng Israel. Ang nation ng Israel, after na si Solomon ay lumisan, ay napunta sa kanyang anak na si Rehoboam at si Jeroboam, na ito ay isa sa mga general o mamamayan na may katungkulan at kilala, ay namuno sa dalawang kingdom na ito. Ang Northern Kingdom na ito ay ang capital ay Samaria, and then ang Southern Kingdom na ang capital ay Jerusalem, na dito ay mayroong symbolic name. Na yung una, Samaria ay Oholah, and yung Southern Kingdom, Jerusalem, ay Oholibah. Nang ibig sabihin ng symbolic name na ito, Oholah, ay ito ay nagsasaad ng katotohanan na her tent o yung kanyang templo, yung kanyang tabernakulo. While yung Oholibah ay nagsasaad ng katotohanan ng meaning o nagdadala ng meaning na ito ay my tent is in her. Ang aking templo, ang aking tabernakulo ay nasa kanya. At yun ay walang iba kung hindi ang Jerusalem na kung saan naroon ang templo ng Diyos. So, ito ay simbolik ng spiritual na kalalagayan ng bayan ng Israel, na ito ay sa dalawang kingdom ay nahati yung kanilang spiritual adultery, no? At yung kanilang spiritual prostitution. Ang sabi rito, sila ay they committed whoredom. In other words, sila ay naging prostitute. At ito ay isang bagay na sa harapan ng Panginoon, nagsasaad ng kanilang pagiging unfaithful sa Diyos na sa kanila'y pumili, nagtubos at nagbigay ng biyaya. So, spiritual adultery or prostitution. Paano nangyari na ito ay spiritual adultery and then prostitution ang kanilang nagawang mga kasalanan? At yan ang pangalawang bahagi ng ating tutunghayan. So, Oholah, her tent. Ito ay ang Northern Kingdom, yung time na sila ay nag-separate o nagkaroon ng split, yung Northern Kingdom, na ito ay sa pangalang Oholah, dinidescribe, her tent, ay siya ay nag-imbento, gumawa ng sariling form ng worship. Gumawa siya ng sarili niyang temple, gumawa siya ng sarili niyang priest, gumawa siya ng sarili niyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. In other words, gumawa siya ng kanyang dino-Diyos. At ito ay mapapansin natin na iba ang dino-Diyos nasa Northern Kingdom and then nasa Southern Kingdom. Northern Kingdom, ito ay sa panahon ng ating Panginoong Jesus ay tinatawag na mga Samaritan. At mapapansin natin sa John chapter 4
nang ang Panginoong Jesus ay sa tanghaling tapat ay nakatagpo ng isang Samaritan woman ay sa kanilang pag-uusap, dumating doon sa point na patungkol sa pagsamba. Sabi ng woman na ito, kayo ay sumasamba sa Jerusalem sapagkat sabi nyo, diyan lang ang lugar na dapat sambahin ng Diyos. Kami naman ay sumasamba sa Samaria. So sila ay mayroong sariling inimbentong Diyos-Diyosan at pagsamba at temple na kung saan sila ay nag-practice ng kanilang idolatry o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na ito ay spiritual adultery, no? Adultery or unfaithfulness sa Diyos na sa ating umibig at nagligtas. Yan ang sabi sa verse 5. And Oholah played the harlot when she was mine and doted on her lovers on the Assyrian, her neighbors. So ito ang unfaithfulness or ang kanyang prostitution na ginawa nitong si Oholah na yan ang Northern Kingdom. Siya ay nagkaroon ng sarili niyang Diyos-Diyosan, sarili niyang temple, sarili niyang pamamaraan ng pagsamba. At ang bagay na ito ay kanyang kinopya, kinuha mula sa mga nation na nasa kanyang paligid. At ang bagay na ito ay isang bagay na hindi kaya-aya sa paningin at sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa verse 6, which were clothed with blue, captains and rulers of all them, desirable young men, horsemen riding upon horses, thus she committed her whoredoms with them. So siya ay actually itong dalawang ito ay sila ay nag-practice ng whoredom, no? Sila ay nagkumahanga sa mga bagay na hinahangaan at tinadasa dinidesar ng isang war at yun ay yung mga pananamit, ano? Yun ay isa sa mga palatandaan ng isang prostitute, ibang klase siya kung manamit. Pero ang nakalulungkot sa ngayon, marami hindi lang yung unbeliever pati mga mananampalataya ay kanilang tinutularan yung pananamit ng mga prostitute, no? Dito ay hanga sila sa pananamit ng mga Assyrian, ano? Yan ang sabi rito. So mahalaga sa kanila yung pananamit, mahalaga rin sa kanila yung possession or position or ranks, no? Ang sabi rito, which cloth with blue captains and rulers, all of them desirable young men, horsemen riding upon horses. Ito yung lakad ng isang prostitute, ano? Ito ay isinasalarawan ang spiritual prostitution na mayroon ang bayan na ng Israel, no? Magkaroon siya ng matinding desire or inordinate love sa mga ganitong bagay. Gusto niya yung damit ng prostitute, gusto niya yung gawi at gawa ng prostitute, gusto niya yung mga pananalita ng prostitute. At yan ay isang malungkot na bagay na pati ang mga mananampalataya sa ating kapanahunan ay ginagaya ang ganyang gawain. Noong unang kapanahunan, ibang-iba ang pananamit ng prostitute at sa kayong disenteng babae. Pero sa ating kapanahunan, hindi mo na madi-distinguish yung prostitute at sa kayong disenteng babae dahil magkaparehas halos sila ng klase ng pananamit. Spiritually speaking, yan ay prostitution ng isang mananampalataya. Or yan ay nagkukonsist ng adultery sa isang mananampalataya. Paglayo sa Panginoong Diyos, paglayo sa kanyang standard ng pamumuhay, paglayo sa kanyang
nais na chaste and then holy na klase ng pamumuhay ng isang mananampalataya. So, dahil diyan ay ang Panginoong Diyos ay hinukuman ang Northern Kingdom. No. Sa panahon ni King Ahaz ay ang Northern Kingdom. Ito ay nagkaroon ng political na alyansa sa Assyria. Yun ang tinutukoy rito. Yan ay matatagpuan natin sa 2 King chapter 16. So si King Ahaz ay siya ay nagtungo doon sa lugar ng mga Assyrians at doon ay mayroon siyang hindi lang siya gumawa ng alyansa sa mga Assyrians na ito ay form ng unbelief na instead na siya ay magtitiwala sa Panginoong Diyos, siya ay nagtiwala sa tulong at magagawa ng mga Assyrians, yan ay paglayo, yan ay form ng prostitution, yan ay form ng spiritual adultery na nagawa ng bayan ng Israel sa pangunguna ni King Ahaz. At nang siya ay napunta roon sa lugar ng Assyria, ay maroon siya nakitang altar. At yung altar na yon ay sa kanyang high priest, sa priest na mayroon siya, ay kanyang ipinatawag at ipinakopi yung altar na yon at ipinagawa niya at dinala niya sa Jerusalem. At doon sa Jerusalem, ay sa Jerusalem, ay siya ay nag-offer sa Diyos at sa Diyos-Diyosan. So, yan ang ginawa ng si Oholah and then ganun din si Oholibah. Sila ay engaged sa spiritual prostitution na dito ay graphically ay pinipicture sa physical prostitution and adultery para maalaman ng magbabasa ng bayan ng Israel kung gaano pasama ang mga bagay na ito at sa harapan ng Panginoong Diyos. So, dahil dyan ay ang Northern Kingdom noong 722 BC ay ang sabi ng Panginoon, yung iyong lover na iyong tinidesire ang mga Assyrians ay siya'y dadalhin ko sa iyo at ikaw ay i-invade. And then, sa panahong iyon, 722 BC ay ang 10 tribes, ang Northern Kingdom na ang capital ay Samaria, ay in-invade ng Assyria at sila ay dinala, ginawang exile doon sa lugar ng Assyria. And then ganun din ang ginawa nitong si Oholibah sa verse 11. And when her sister Oholibah saw this, she was more corrupt in her inordinate love than she, and in her whoredom more than her sister in her whoredoms. So, itong si Oholibah, yung Jerusalem, yung Southern Kingdom, sila ay nag-exist ng almost 130 years after na ma-exile at alisin sa northern part ng Israel ang 10 tribes. That of what, ang Southern Kingdom na ito ay ang capital ay Jerusalem, hindi sila natuto sa warning na mayroon ang Panginoong Diyos sa bayan na tulad ng Northern Kingdom, tulad ni Oholah na ito ay ginads ng Panginoon at sila ay naging persistent sa kanilang kasalanan at ang sabi rito, she was more corrupt in her inordinate love. Kung paano itong si Oholah ay dinesire ang uniform, ang kagwapuhan, ang kasikatan at kakisigan ng mga Assyrians ay ganun din itong si Oholibah. So ganun din ang kanyang ginawa na ito ay spiritual prostitution. At hindi lang siya ay naging more corrupt, ang sabi sa verse 14, and that she increased in her whoredoms. Lalo pang siya'y nagpatuloy. No. She increased in her whoredoms. Bakit? Hindi lang Assyria. Doon sa Egypt, nagpractice na sila nung sila'y bada pa ng prostitution, spiritual prostitution.
at adultery at war. At nang sila ay nasa promised land, nagpractice nila ng bagay na ito, naging nagkaroon sila ng alliance sa neighboring countries ng Assyrians, na instead na sila ay mag-trust, magtiwala sa Panginoon for their protection and guidance at blessing, ay ninais nila ang protection at guidance ng mga Assyrians. Ito ay prostitution sa paningin ng Panginoon, adultery spiritually speaking. Ganun din ang ginawa nitong si Oholibah, ang Southern Kingdom. At siya ay naging worst. Dinagdagan niya pa yung ginawa ng kanyang kapatid, sapagkat hindi lang sa Assyria, hindi lang sa Egyptian na kanilang natutunan ang pagiging war, kundi sa mga Babylonians. At siyan ay mapapansin natin na sa panahon ni Ahaz, ayan ay ginawa nila ng Southern Kingdom. And then sa panahon din ni Hezekiah, na si Hezekiah, instead na magtiwala sa Panginoong Diyos, siya ay nagtiwala sa mga Babylonians at nagkaroon ng alliance sa Babylonians. Nagtiwala sa protection na mayroon, maibibigay ang mga Babylonians, na nang sa isang pagkakataon ay ipinakita ni Hezekiah sa mga Babylonians yung kayamanan ng temple. At sa isa pang pagkakataon ay siya ay nagbigay ng mga bagay na ito na kayamanan na naroon sa temple, ibinigay niya sa mga Babylonians tulad ng ginawa nitong si Ahula sa mga Assyrian. Na mula sa kayamanan ng temple, it siya ay nagbigay para sila ay magkaroon ng kaugnayan at magkaroon ng kapayapaan at magtulungan, magkaroon ng alliance, magbigay ng protection. Instead na sa Panginoon, hihingi ng protection ay sa mga bayang ito na sa harapan ng Panginoon, ito ay nagpo-constitute ng spiritual prostitution or adultery. Kaya ang ginawa ng Panginoon, hinukuman niya ang Northern Kingdom, hinukuman niya rin ang Southern Kingdom. At dahil ang mga prostitute na ito ay sila ay nagnais ng damit na pang-prostitute, sila'y nagnais ng buhay tulad at nag-act ng isa tulad sa isang prostitute, at sila ay nagsasalita tulad sa isang prostitute, ay ang punishment ng Panginoon para sa bayan, especially dito sa Southern Kingdom, na ito ay nasa symbolic name na Oholibah, ay isang punishment para sa isang prostitute. Nakalulungkot na ito ay gawin ng Panginoon sa kaniyang piniling bayan. Sa Old Testament ay mayroong prescribed punishment sa isang adulteress and isang prostitute. Ano, yan ay death penalty. Yan ay say kinakailangang patayin. At sa panahon ng ating Panginoong Jesus ay merong instance na kung saan ay kanilang i-execute ang isang babae na nahuli sa akto ng adultery. At yun ay nasa John chapter 10. At siya ay nakailangang batuhin, kailangang patayin dahil sa siya ay nahuli sa kasalanan ito na unfaithfulness or prostitution. So, yan ang judgment na ito ay para sa bayang ito na iniwan ang Panginoon, lumayo sa Panginoon, at they turned their back sa Panginoong Diyos, at instead na sambahin ang tunay na Diyos, ay sila'y in-embrace ang mga idols, ang mga diyos-diyosan ng kanilang neighboring countries, and then sila ay nagtiwala at inilagay ang kanilang pagtitiwala for their protection sa mga bayang ito, yung Assyria, yung Babylon, and then yung Egypt. At yan ay spiritual prostitution sa harapan ng Panginoong Diyos. Dito mapapansin natin na sila'y
nagnais ng protection na ito ay maibibigay ng kanilang neighboring country. To the point, sa description na ibinibigay sa atin sa chapter na ito, na sila mismo, ang Southern Kingdom, si Oholibah, siya ang nagpapadala ng kanyang messenger para yung Babylon siya'y tulungan at sila ay magkaroon ng kaugnayan at magkaroon ng alliance for their own protection. Na instead sa Panginoon nila ibibigay, hihingin ang kanilang protection, yan ay kanilang ibinigay sa mga bayang ito. Nasa puso, sa harapan ng Panginoon ay isang masakit na bagay. So si Oholibah ay siya ay naging more corrupt, siya ay lalo pang dinagdagan ang kanyang pagiging prostitute mula sa Assyria sa Chaldea, and then hindi lang iyon, ay ito ay kanyang minultiply pa, no, ang kanyang pagiging prostitute or spiritual prostitute sa harapan ng Panginoon. At then kanya pang binalikan yung kanyang nakaraan doon sa Egypt, na siya ay nasa practice na ng prostitution dahil siya ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at gawain ng Egyptian, at yan ay kanyang ginawa, at yan ay bagay na ang Panginoong Diyos kinakailangan siyang hukuman. Sabi sa verse 25, ito yung dahil siya ay nag-act ng prostitute, nagsalita tulad ng isang prostitute, nagdamit sa isang tulad sa isang prostitute, ang sabi rito, and I will set my jealousy against thee, and they shall deal furiously with thee, referring doon sa Babylon, na ito ay instrument ng punishment ng Panginoon sa Southern Kingdom, and furiously with thee, they shall take away thy nose. So ito pala ay matindi ang pagsasalarawan. Aalisan ka nila ng iyong ilong. And thy ears ay kanilang aalisin sa'yo. So dito ay mutilation, na ito ay isang punishment na ginagawa noong unang kapanahonan. Sabi ng isang aking nabasa, ito ay ginagawa ng mga Chaldean, at ito rin ay ginagawa ng mga Assyrian sa isang babae na ito ay nahuli at siya ay napatunayan na nakagawa ng adultery. So aalisin ang kanyang kagandahan, aalisin yung kanyang ilong, aalisin yung kanyang tainga, yung kanyang ears, and thy remnant shall fall by the sword, and they shall take thy sons and thy daughters, and thy residue shall be devoured by fire. Nagsasaad ng katotohanan ng judgment ng Panginoon sa kaniyang bayan. Mula sa verse 36 hanggang verse 49, ito ay nagsasaad ng summary ng ginawang mga kasamaan ng bayan ng Israel, na ito ay nasa symbolic name na Oholah and Oholibah. At dito sa verse 48 and then verse 49, after na ang punishment ay maihayag sa dalawang prostitute na ito na nagsasaad ng spiritual prostitution na nagagawa ng bayan ng Panginoong Diyos, ay sa verse 48 and then verse 49 ay ibinibigay sa atin ang sanctified purpose or yung sanctifying effect ng judgment na mayroon ang Panginoon sa kaniyang bayan. Sabi sa verse 47, and the company shall stone thee with stone and dispatch them with their sword, and they shall
slay their sons and their daughters and burn up their houses. So 47, ito yung punishment para sa isang nahuli sa kanyang pagiging adultero. Siya ipapatayin sa pamamagitan ng stoning, na ito ay sa John chapter 10 ay ating makikita. And then sa verse 48, thus will I cause lewdness to cease out of the land. So yung judgment pala ng Panginoon, ito ay tatapusin, kanyang lilinisin ang kasamaan, ang pollution, ang corruption na dulot ng spiritual prostitution, spiritual idolatry na ginawa ng kanyang bayan. Ganon din ang isinasaad sa verse 27. Thus will I make thy lewdness to cease from thee, and thy whoredom brought from the land of Egypt. So, yun ang isa sa mga sanctifying effect. Lilinisin ng Panginoon ang kanyang bayan sa ganitong kasamaan ng spiritual adultery and then spiritual prostitution. Totoo nga, ang bayan ng Israel ay ma-exile doon sa Babylon nang sila'y bumalik, nawala na yung kanilang pagiging idolatros, yung kanilang pagiging spiritual adulterers sa harapan ng Panginoong Diyos. So, nililinisin ng Panginoon ang kanyang bayan sa corruption ng kasamaang ito. And then, sabi pa riyan, that all women may be taught not to do after their lewdness. Para daw matutunan natin na ang spiritual adultery, spiritual fornication or prostitution, ito ay isang bagay na sa harapan ng Diyos ay hindi kaaya-aya. Paano nagagawa ng isang mananampalataya ang spiritual adultery or prostitution? Una, tulad ng ginawa ng Israel, instead na magtiwala sa Panginoong Diyos, nagtiwala sa kanyang sarili, nagtiwala sa iba, nagtiwala sa anumang bagay, instead na sa Panginoong Diyos. And then, idolatry. No? Idolatry na ito ay natutunan ng bayan ng Israel sa kanyang piniling bayan, sa kanyang bayang pinagtiwalaan, Assyrian. Inadapt nila yung kanyang Diyos-Diyosan. Ganon din yung Babylonians, ganon din yung mga Egyptian ay inadapt ng Israel ang kanilang mga Diyos-Diyosan. At sa ating kapanahunan, spiritual adultery, spiritual na prostitution na gagawa ng isang mananampalataya. Una, sa kanyang doctrine, sa kanyang teaching na kung saan ito ay paglayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kapag ang ating itinuturong doktrina ay hindi ang doktrina na itinuturo ng Panginoong Diyos sa banal na kasulatan, ito po ay spiritual adultery. Maging sa practices na mayroon tayo, maging sa gawi at gawa na mayroon tayo, kapag ang bagay na yan, no, ay bagay na ipinoprohibit ng banal na kasulatan, and then yan ay ating ginagawa, tayo ay nakakukumit ng kasalanan na spiritual adultery or spiritual prostitution. Yung mga bagay na mas binibigyan natin ng halaga at pagtitiwala kaysa sa Diyos, o kanya ipinapalit natin sa kanya, sa kanyang posisyon bilang Diyos sa ating buhay, yan po ay spiritual adultery. And then, sabi rito, mayroong lesson na nais ang Panginoon na ituro sa kanila and then maging sa atin, no? That all women may be taught. So yun ay lesson not to do after their lewdness. And they shall recompense your lewdness upon you. So maintindihan ng isang sumusuway sa katotohanan sa salita ng Panginoon na ang kanyang kasalanan, ito ay bagay na
nag-aantay ng parusa buhat sa Panginoon, especially kung siya'y patuloy at nagpapatuloy sa kanyang paglayo at kasalanan at makasalanang gawi at gawa sa harapan ng Panginoon para ipakita yung awfulness, yung pagiging masama ng kasamaan sa harapan ng Panginoong Diyos. Para mag-serve na isang warning, ang Southern Kingdom ay hindi natuto sa lesson ng history sa buhay ng Northern Kingdom na ito ay merong symbolic na ahula. Hindi sila natuto. 130 years more silang nag-exist nang ang Northern Kingdom ay parusahan ng Panginoon. Pero ang bagay na ito ay hindi in-ignore ng Southern Kingdom. Kaya sila rin ay ginawa ang gawain ng Northern Kingdom. So sila rin ay pinarusahan ng Panginoon ng parusa na higit pa sa naranasan ng Northern Kingdom. Ye shall bear the sin of your idols. No. Be sure your sin will find you out. And then last, you shall know that I am the Lord. Mali-realize nila ang katotohanan na ito. You shall know that I am the Lord. Ito ay paulit-ulit, repeated na nag-u-occur sa aklat na ito. At yun ang nais ng Panginoon na maunawaan ng kanyang bayang lumalayo sa kanya na siya ang Diyos. Lalalim ang kanyang pagkakilala sa Diyos at siya'y higit na magpapasalamat, magpupuri at magpapasakop at luluhod sa Panginoong Diyos. Kikilalanin niya ang Diyos bilang Diyos at lalayo sa mga Diyos-Diyosan na ito ay pumapalit sa posisyon ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. At dito sa katotohanan ito ay tayo binibigyang paalaala, no? Kung sino, kung anong example ang ating tinutularan at sinusundan. Ang Southern Kingdom na si Oholibah or Oholibah ay tinularan niya yung example ng kanyang nakatatandang kapatid na ito ay ang Northern Kingdom, si Oholah. Dahil yun ang kanyang tinularan, ganun din ang kanyang naging wakas, punishment at judgment sa Panginoon. Tayo binibigyan ng paalaala kung sino ang ating tinitingnan bilang ating role model sa ating buhay. Halimbawa, yan ay ang Panginoong Yesus at hindi yung mga nakikita natin sa iba't ibang panuorin sa television or sa internet. Hindi sila ang ating role model sa pananalita, sa pananamit at sa lahat ng gawi at gawa, sa pagkilos. Hindi sila ang ating role model. Kapag sila ang ating naging role model, tayo nakagagawa ng spiritual na adultery na ito ay kasalanan sa harapan ng Panginoong Diyos. So remember, ang sabi ng Panginoong Diyos, I am a jealous God. Ayaw niyang may kahati siya sa ating mga puso. And then sa relationship or sa alliances na mayroon tayo sa pakikipag-ugnayan natin sa sanlibutan. Tayo ba'y nagpa-practice ng separation sa sanlibutan? O ating sinusunod ang gawi at gawa, kasiyahan, kagalakan at mga kasiyahan na mayroon ang sanlibutan? Yun ay kung ating ginagaya, tinutularan, tayo nakagagawa ng spiritual adultery. And then compromise. Yan ang ginawa ng bayan ng Israel. Yung Northern Kingdom and the Southern Kingdom. Compromise. Nakibagay sila sa surrounding nation na mayroon ang bayan ng Israel. Yan ay spiritual adultery. So, Hari Noa, ang bawat isa sa mananampalataya ay marat na ng ating Panginoong Diyos na tayo ay
faithful sa Kanya. Tayo ay matapat sa Kanya sa lahat ng bahagi ng ating buhay. At tayo ay umiiwas sa ganitong mga bagay na kasalanang idolatry. Yung idolatry, ito po ay hindi lang sa hindi mananampalataya nangyayari o totoo. Yan din po ay totoo sa bawat mananampalataya. Sa katunayan sa bayan ng Israel na ito ay illustration ng buhay ng isang mananampalataya, simula siya ng bata, siya ay idolatrous na at spiritual adulteros. Ganun din sa buhay ng isang mananampalataya. Itong kasalanang idolatry sa iba't ibang form na go-occur, nangyayari sa ating buhay, nagagawa ng sa ating buhay, yan po ay isang kasalanan na ito ay seemingly ay incurable at yan ay mawawala lang kapag tayo ay umalis na sa katawang ito at tayo ay kinuha na ng Panginoon sa at doon sa maluwalhating lugar kanyang dalhin. Sapagkat yan ay idolatry na kung saan sa iba't ibang form nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya ay ating nagagawa. Pinapalitan natin ang posisyon ng Panginoong Diyos ng iba't ibang bagay, iba't ibang persona, iba't ibang kasiyahan, iba't ibang mga activity. Instead na ang Panginoong Diyos ang ating pinagtitiwalaan at sinasamba at tangunahin sa ating buhay. Mayroon pa ngang idolatry na ito ay totoo at nangyayari sa pulpito. Ito'y tinatawag na pulpit idolatry na kung saan yung pastor ang sinasamba ng kanyang mga tinitingnan niyembro. Isang malungkot na katotohanan sa puso ng Diyos at sa kasaysayan ng kanyang mga anak at sa buhay ng isang iglesia ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoong Diyos sapagkat though tayo ay mahina at parating nahuhulog sa pagkakasala, siya ay matapat, siya ay banal na tayo patatawarin at lilinisin sa ating mga kasalanan at sa ating mga karumihan. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Aming Diyos, salamat po sa katotohanan na kami pinigyan mo ng paalaala sa iyong salita na tunay nga ikaw ay Diyos na ito ay jealous God. At ang nais mo, ang aming faithfulness, ang aming loyalty, ang aming priority, ang aming pag-ibig, ang aming pagsamba, ang aming paglilingkod ay sa iyo at sa iyo at sa iyo lamang namin itoon. Salamat sa privilege na kami inilagay mo sa isang kalalagayan na kami makapagsasamba at makapaglilingkod sa iyo, na yan ay tanging sa iyong biyaya. Turuan mo kami, Panginoon, na yan ay suklian ng katapatan. Yan ay suklian ng paglilingkod na may kabanalan at kaaya-aya sa iyong harapan. Pagpalain mo po ang iyong salita sa buhay ng iyong mga anak at sa bawat isa na nakikinig, iyong pagpalain. At sa aming kalagitnaan, O Diyos, ikaw po ang siyang maitaas at maluwalhati. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsasalamat, sa iyo po ang kalakilaan, sa iyo po ang aming pagsamba. Ang lahat ng ito ay aming dalangin at hiling sa ngalan ng Jesus. Amen. Thank you and God bless. Sige po, tayo manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, isang pribilehiyo nga po talaga ang kami ay makapanambahan sa iyo. Salamat sa buong araw na ito, Panginoon, na ikaw ang siyang nag-orchestrate ng lahat ng mga kaganapan sa pagtitipon ng iyong mga anak. Salamat po sa mga mensahe na ipinagkaloob mo po sa amin na tunay na nagtulak sa amin upang aming tingnan ang aming sarili ayon sa kabanalan at kalinisan ng iyong banal na salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat maging sa pagtutuwid niyo po sa amin, Panginoon, ay dama namin ang iyong pag-ibig, ang iyong mabuting hangarin para sa amin. At isang malaking pasasalamat, kagalakan sa aming puso, Panginoon, na hinayaan mo kaming
makapagtipon sa araw na ito at ihayag, Panginoon, ang laman ng aming puso sa pananambahan. Salamat po, Panginoon, at patuloy naming idinadalangin ang mga kapatiran namin na may mga karamdaman. Alam mo po ang eksaktong kalagayan ng mga kapatirang ito at nawa ay magbigay ka, Panginoon, sa kanila ng comfort, ng kalakasan, and remind them that you assure them of your presence and of thy peace and joy will be upon them even in the midst of a great testing, Lord. At nawa ay gabayan niyo po kami at maging handa sa bawat sandali ng pakikibangang espiritual. At dalangin po namin, iiwas niyo po kami, Panginoon, sa spiritual adultery na ito na tunay na nagdudulot ng matinding bigati sa iyong maibiging puso. Patawad sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas, po aming dalangin. Amen. Amen. Andiyan si Pastor. Natayan si Pastor. Pastor Josue, your last word. And the people of God said, Amen. Amen. Amen.